Isang magandang buhay po mga kasambuhay. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. At sa ngalan po ng mga pari, brothers, mga seminarista po namin sa Society of St. Paul ng Pilipinas at Macau Mission, at gayon po sa ngalan ng mga pari ng Archdiocese of Manila at ng TV Maria, ang atin pong mission partner, kayo po ay aming inaanyayahan na makiisa, makimisa ngayon pong 25 ng Agosto, 25th of August 2019. Ito po ang 21st linggo, 21st Sunday of Ordinary Time. Huling linggo po ito ng Agosto. Yehey! Ha? Pero mas yehey, ito po ang 8th taon ng anibersaryo ng ating pong Sambuhay TV Mass Apostolate. Double yehey! Ha? So, anyway, binabati po natin ang atin pong mga regular na mga kasambuhay, ang mga homebound na mga may sakit, lalo-lalo na po ang mga kaibigan po natin na cancer patients. Binabati po natin ang mga support groups po ninyo na talagang malaki ang ginagawa na pagtulong morally and spiritually. Elderly at yung mga pong mga caregivers po ninyo, gayon din po ha, yung mga lolo't lola, binabati po namin kayo. Yung mga personnel on duty, mga pulis, sundalo at mga doktor. At syempre po ang ating po libo-libo na mga OFWs o tinatawag po natin na Overseas Faith Witnesses. Ha? Hindi lang po overseas Filipino workers, kung hindi saan man ang Pilipino, dalan niya ang kanyang pananampalataya. Binabati rin po natin si Brother Alex Fideris at ang kanyang mga kasamahan dyan po sa Canada, si Dorothy Santos Merck, Annie Adorna, Emily at Dante Reyes, Joy at Alex Reyes, si Dr. Joe Adorna Guzman, si Alicia Adorna at ang kanika-nila po mga pamilya. We'd like also to pray for Leslie Masigan and family, si Tony at Lourdes Choa and family, si Ed at Norma Arrojado, at gayon din po si George at Noemi Villaruz at ang kanila pong family, si Didith at Joey Jacob, si Mariel Diaz, si Irma at Delio San Miguel at ang kanila pong kusina ni Kambal, ang atin pong kaibigan dyan sa Discovery Bay sa Hong Kong, si Corazon Ochoa, Rosita Kauyan, sana po you are safe, ha? You are safe. Si Alma Gonzalez at ang kanya pong mga kapamilya at kaibigan dyan sa Los Angeles. Si Alma po ay dating active member po ng St. Joseph the Worker Prayer Community dito po sa Makati. Si Chona, si Romel Salvador, Gemma Candela, May Asuncion Recio, Rachel Esteban, Leilani Palladio Himotea, at ang ating pong kaibigan na ayaw magpakilala dyan po sa Capitol Hills, no? And we also would like to greet and pray para po sa ating mga newfound friends mula sa ating mga pilgrimages, ang spell group, ang grupo po ng Holy Land ng October 2018 ng Journeys of Faith, kasama po ang mga paring si Father Randy, Father Charlie, Father Joe Abs, Father Joy, si Geraldine Lee, Grace at Marie Joyce Brillo, si Doktora Cabral, si Jimmy Olaso, Attorney Jane San Benaventura, si Nino Molina. Binabati rin natin siyempre ang kanyang nanay, si Marites, no? Si Willie at Arlina Onglao at si Marites naman dyan sa office po ng Journeys of Faith. At siyempre si Anton Santos, no? At ang kanya pong auntie na si Juliet O'Reilly, si Mr. and Mrs. Benji Datok at ang buong angkan po ni Highland at Rosalie C. Kasama po si Chrissy, no? Kumusta na kaya ang Chrissy? Si Rosbel D. at William D., ang Tantwico Group ni Dana, Kathleen at Tal, si Iris at Val Ribeiro,
at syempre si Silvet at si Grace Pulido Tan at Nonoy Tan. Binabati rin po natin ang Recto Group na nakasama naman po natin ng March 2019 dyan po sa Holy Land. Binabati rin natin, pinapanalangin ang mga obispo po na nagdiriwang ng kanilang episcopal ordinations ng mga anniversary po nila sa linggong ito. Mula po sa Isabela at sa San Jose Mindoro, si Bishop William Antonio, August 26, inordinan siya noong 2011. August 28 naman, 1974, si Bishop Jose Sora, Emeritus ng Legazpi Albay. At si Bishop Victor Ocampo ng Gumaca, Quezon, Episcopal Ordination po niya, anniversary niya sa August 29. At mula naman po sa San Carlos, Negros Occidental, si Bishop Mondejar, ay August 30 ang kanyang Episcopal Ordination Anniversary. Sa 31st of August, 1996, yan po ay ordination sa pagiging obispo ni Bishop Antonio Ledesma, SJ, ng Archdiocese of Cagayan de Oro. And the same date, August 31, pero the year 2001, Episcopal ordination naman po ng atin pong kaibigan, si Archbishop Socrates Villegas ng Lingayen, Dagupan. Mabuhay po kayo, no? Ating mga kapatid na mga obispo na nagdiriwang po ng anibersaryo sa linggong ito. Binabati ko rin po ang aking mahal na tatay. August 29, 1933, isinilang po ang aking tatay na si Dominador Senior. Kaya po ito pong August 29 sa awa ng Diyos ay ipinagdiriwang ang kanyang 86th birthday. Happy birthday po, Papa, no? At special thanks syempre po sa Gerochi Dental at Implant Center kay Dr. Rico Martin at Axel Gerochi, at gayon din po si Dr. Hazel Jade Tan, no? Maraming salamat po sa inyong mga services. Kaya nakaka-smile with confidence tayo sa atin pong apostoladong ito. Diyan lang po sila sa may Jupiter, Makati. O, i-Google po ninyo o hanapin ninyo sa Facebook ang kanilang account, no? Kung kayo po ay nangangailangan ng talagang professional dental care, diyan po ninyo makikita. Kaya Doktora at Dr. Gerochi sa kanila pong dental at implant center. We would like to continue thanking and praying for our love offerers din po, si Elena Uingo, Chris del Guzman Lorences, si Linda Skaggs, ang hindi po nagpakilalang taga Capitol Hills, maraming salamat, si Cornelia Di Matera, Wilma Varilla, ang hindi po nagpakilalang mga offerors natin mula po sa Davao Corporate Center at sa San Fernando La Union, si Jerry Gerardo Felipe, Paul Michael Texon, ang intentions po ni Mary Ann Villapando at Aileen Palamenio Arucan, Noel Areta, Marie-Chris Aicardo, Lydia Felipe Pascual, John Dexter Servitilio, Ronald Santos Tabora, Rosalinda Santa Maria, Jeffrey Porcalia at si Jessica Ampolocchio Gay. Yan. So ngayon po, medyo mahaba-haba ang ating po celebration ng banal na misa sapagkat ito po maliban sa huling linggo ng Agosto at 21st Sunday of Ordinary Time, ito po ang ikawalong taon ng apostolado po ng St. Paul's, ang Sambuhay TV Mass. Narito na po ang ating anniversary mass.
the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Magandang araw po mga kapatid. Abot-abot ang ating pasasalamat sa araw na ito, 25 ng Agosto. Huling linggo ng buwan ng Agosto. At magsisimula na tayo sa ating pong mga bare months. Tiyak na may Pasko. Ha? Pero maliban po doon, sa huling linggong ito ng Agosto, pinagdiriwang din po natin ang 8th taon ng ating pong apostolado sa Sambuhay TV Mass. Kaya po't tayo'y talagang punong-puno ng pasasalamat sa Panginoon. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang, let us acknowledge our sins. We ask the Lord for pardon and strength. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my most grievous fault, therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, who caused the minds of your faithful to unite in a single purpose, grant your people to love what you command and to desire what you promise, that amid the uncertainties of this world, our hearts may be fixed on that place where true gladness is found. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen.
A reading from the book of the prophet Isaiah. Thus says the Lord, I know their works and their thoughts, and I come to gather nations of every language. They shall come and see my glory. I will set a sign among them. From them I will send fugitives to the nations, to Tarshish, Put, and Lod, Mosok, Tubal, and Javan, to the distant coastlands that have never heard of my fame or seen my glory, and they shall proclaim my glory among the nations. They shall bring all your brothers and sisters from all the nations as an offering to the Lord, on horses and in chariots, in carts, upon mules and dromedaries, to Jerusalem, my holy mountain, says the Lord. Just as the Israelites bring their offering to the house of the Lord in clean vessels, some of this I will take as priests and Levites, says the Lord. The word of the Lord. Thanks be to God. Go out to the world and tell the good news. Go out to the world and tell the good news. Praise the Lord, all you nations. Glorify Him, all you peoples. Go out to all the world and tell the good news. For steadfast is His kindness toward us, and the fidelity of the Lord endures forever. Go out to all the world and tell the good news. A reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, you have forgotten the exhortation addressed to you as children. My son, do not disdain the discipline of the Lord, or lose heart when reproved by Him. For whom the Lord loves, He disciplines. He scourges every son He acknowledges. Endure your trials as discipline. God treats you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? At this time, all discipline seems a cause not for joy but for pain. Yet later, it brings the peaceful fruit of righteousness to those who are trained by it. So strengthen your drooping hands and your weak knees. Make straight paths for your feet, for what is lame may not be disjointed, but healed. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation of the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus passed through towns and villages, teaching as he went and making his way to Jerusalem. Someone asked him, Lord, will only a few people be saved? He answered them, strive to enter through the narrow gate. For many, I tell you, will attempt to enter, but will not be strong enough. After the master of the house has arisen and locked the door, then will you stand outside knocking and saying, Lord, open the door for us.
he will say to you in reply, I do not know where you are from. And you will say, we ate and drank in your company and you taught in our streets. Then he will say to you, I do not know where you are from. Depart from me, all you evildoers. And there will be wailing and grinding of teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob, and all the prophets in the kingdom of God, and you yourselves cast out. And people will come from the east and the west, and from the north and the south, and will recline at table in the kingdom of God. For behold, some are last who will be first, and some are first who will be last. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Walong taon na po ang ating Sambuhay TV Mass. Marami na nangyari. Mula sa isang simpleng panghapon na misa sa NBN Channel 4, ito ay nag-migrate sa TV Maria sa pamamagitan po ng kagandahang loob ng Cardinal Rosales. At mula doon, ito ay hindi lamang nanatili sa TV Maria, kung hindi binuksan na rin natin sa YouTube, sa Facebook, at ngayon ay araw-araw na po ang ating Sambuhay TV Mass sa pamagitan ng ating 6:15 na live stream Daily Workers Mass. Marami nang naganap. Si Father Tucci, na dati pong palaging nagse-celebrate ng ating Sambuhay TV Mass, ay nag-move on na. Mula sa pagiging simpleng pari ng TV Mass, siya po ang ating provincial superior ngayon. Si Father Resti nag-move on na rin. Hindi ko alam kung ilang pounds ang dumagdag. No? Dahil po siguro sa tension ng ka-e-edit at kaayos ng ating TV Mass. Marami pa pong magaganap. Abangan po ninyo. Sabi nga nila, yung 8 taon ay pagtatapos ng isang ganap na cycle. Kaya ano kaya ang susunod na mangyayari po sa ating apostolado? Abangan na lang sa mga susunod pong mga araw. Anyway, gusto ko pong iugnay itong ating mga pagdiriwang ng Liturgy of the Word para po ngayon, 21st linggo ng karaniwang panahon, sa atin pong pagdiriwang ng apostolado natin na ito ng Sambuhay TV Mass, na alam po natin ay na-identify na sa mga libo-libo na OFWs na lingguhan at arawan po nating kaugnay sa iba't ibang lupalop ng mundo. At paano natin iuugnay itong ating mga pagbasa? Una po, narinig natin sa first reading ang pananalita ng Panginoon sa pamagitan ng Propeta Isayas. Si Propeta Isayas ay nabuhay taong 600 hanggang 500 before Christ. At narinig po natin yung pahiwatig ng Diyos kay Isayas. Sabi ng Panginoon, ipapadala ko ang aking lahi sa iba't ibang mga lugar. Sa Tarshish, yung Tarshish daw po, yun daw ang lumang pangalan ng Espanya, no? At sa iba pang mga lugar. Pero ano sabi ni Isaiah? Sa pamagitan kanya ng pagpapadala ng aking mga tao, ng Israelita, sa isang dispersal, kasi 600 years po before Christ, talagang nagkahiwa-hiwalay ang mga Hudyo. Napunta sa Babylonia yung iba naman ay nagsitakbo para huwag maipit sa maigting na problema ng Palestina. And yet, God says, ito ay mangyayari
upang sa ganon ang tunay na pananampalataya ay makilala ng maraming bansa, ng maraming mamamayan sa mundo. Kung titignan po natin, hindi po ba iyan ang isang napaagandang nagaganap dito sa phenomena ng migration ng maraming Pilipino? Oh? Mapunta ka sa Espanya, mapunta ka sa Japan, mapunta ka lalo-lalo na sa Europa. Ano ang nagiging dahilan bakit patuloy na buhay, masigla ang mga simbahang bato na sana ngayon ay mga architectural landmark na lang, ang bumubuhay? Pinoy. Pinoy at Pinay na OFWs. Nalalokohot, 3 taon nakalipas, kailangan kong mag-Christmas sa Roma. Naghahanap kami ng simbahan kung saan pwede magmisa ang aking pilgrimage group. Napadpad kami dun sa maliit na simbahan ng mga redemptorist sa isang maliit na lugar doon malapit sa Mary Major's Basilica. At nung pagpasok namin, ang pari ay Pinoy, ang choir ay Pinoy. Kaya sa Roma, Pinoy na Pasko ang aming pong sinelebrate na misa. Pangalawa, narinig po naman natin sa ating second reading ang sulat sa mga Ebreo na sa loob ng mahabang panahon napagkamalan na sulat ni San Pablo. Ngunit ito pala hindi. Ito po ay yung estilo niya at bokabularyo ay para lang sa sulat ni Pablo. Ngunit ito'y kinompose bago mag 70 AD, bago masira ang templo ng Jerusalem. At noon, nagkakaroon po ng pahirap doon sa mga Hudyo na naging mga Kristiyano, mga Judean converts to Christianity, kung tawagin. Pero nasabi po ng letter to the Hebrews, huwag yung tignan niya ang kanya na pahirap. Yan ay disiplina. Disiplina. At kung maayos ang tingin niyo sa disiplinang yan, ito ay magbibigay sa inyo ng kakaibang karakter. At ito po, isa rin po ito sa mga challenge ng OFWs. Pag iniwan ang bahay, nagkahiwa-hiwalay ang pamilya, iniwan ang lupang kinabihasnan, napunta sa ibang kultura, malaking adjustment. Malaking adjustment ng umaalis. Malaking adjustment ng pamilyang iniiwan. Pero kung ito po'y titignan natin na disiplina, paghahanap ng bagong values, then pwede po na sa gitna ng malungkot na pangyayaring ito ng maraming Pilipinong pamilya, matututo ng mas maayos na responsibilidad ang mga nakababata sa pamilya. Huwag lang i-spoilin. Yun naman ang problema. Pag in-spoil ni OFW ang kanyang mga anak, bigay hilig lahat. No? Sana po tignan natin ito na learning curve, isang panibagong experience ng pamilyang Pilipino, pero isang experience na pwedeng kapulutan ng napakagandang mga values. Ang values hindi lang naman po sa eskwelahan tinuturo. Ang values, higit sa lahat, hinuhubog sa pinagdadaanan. Hinuhubog sa dinadaan ng mga karanasan. At sana nga itong phenomena ng OFWs, maliban sa maging isang problema, hanapin, tignan natin ito bilang isang oportunidad ng paglago. No? Dito po sa ating Sambuhay TV Mass, yan po ang nakita natin. Lumalago ang apostoladong ito kasi may pangangailangan. At nakita natin kung gaanong
yung pagkasabik ng maraming Pilipinong hindi makapagsimba, naging disiplina nila upang tignan ang halaga ng spiritual na bagay sa buhay. Di ba? Kung minsan ganun po eh, nalalaman mo lang ang halaga kung wala na. No? At sana po ito'y i-treasure natin, no? Na isang discipline at leksyon ng atin pong kapanahunan. Pero sa Ebanghelyo, napaganda rin po ng inilalabas sa Gospel. Alam niyo, nakastrike sa akin sa Gospel, yung kakitiran ng utak ng mga Hudyo. Ha? Akala nila porket sila'y Hudyo, porket sila'y mga lipi at lahi ni Abraham, sila ay otomatikong makapapasok sa kaharian. Oh, ano yan? US visa? Oh, libre pasok. Oh, pero si Lord, malawak ang utak. Oh, at sabi nga niya, nako kanya, kayong mga Hudyo, baka mabigla kayo na yung mga dati-dati akala nyo hindi papasok, papasok sa kaharian. No? Bakit kaya lumawak at naging malawak ang pangunawa ni Jesus? Hindi lamang po sapagkat siya'y Diyos, kung hindi sa unang mga kataga ng ating pong gospel, sabi doon si Jesus ay naglalakbay sa iba't ibang mga lugar. Naglalakbay. Ang paglalakbay, mga kapatid, ay hindi lamang pong karanasang katawan. Ang paglalakbay ay karanasang kultural at karanasang sosyal. Kung ikaw ay maging bukas sa iyong paglalakbay sa iba't ibang bayan, sa iyong pakikiisa sa iba't ibang lahi, makikita mong bawat isa may kabutihan na pwedeng tularan. Sabi nga nila ngayon, dapat ang tingin daw po natin sa atin ngayon, hindi na lang citizen of the Republic of the Philippines. We are citizens of the world. And the world is our parish. Yan nga sabi ni Father Alberione. No? So, lawakan natin ang ating isip at nawa sa ating mga OFWs, pag kayo po'y umuwi, ibahagi nyo ano yung mga nakikita nyong kagandahan din ng ibang lahi na sana'y magpayaman sa ating mga buhay at karanasan. Mabuhay po ang ating mga OFWs at nawa pagpalain ng Diyos ang ating apostoladong ito. God bless us all. Tayo po ngayon ay magsitayo at atin ngayong awitin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawa tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinapakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay nililing, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao at sa buhay na Brothers and sisters, let us pray to the Father that we may have hearts open to welcome all peoples as brothers and sisters, fellow travelers, and partakers in the Lord's banquet. With confidence, we pray, Lord, listen to your people. Lord, listen to your people. After preaching to others, may the ministers of the word leave what they preach so that they may become credible witnesses of the kingdom of God. We pray. Lord, listen to your people. May we see ourselves not as the only ones who will be saved, but like the rest, as partakers of the Lord's gift of salvation. We pray. Lord, listen to your people. May those who suffer in any way and those who feel they may have difficulty passing through the narrow door come closer to Christ who saved us through his cross, we pray. Lord, listen to your people. May the church, the government, and affluent sectors of our society address the basic social and economic needs of the less privileged so that we may avoid rift and class struggle among our people. We pray. Lord, listen to your people. May our beloved departed ones know the joy of the heavenly banquet together with all the holy ones. We pray. Lord, listen to your people. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, listen to your people. Almighty Father, fill our family with your Spirit so that our lives may give you praise and glory. And this we ask in the name of Jesus our Lord. Amen. Brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God,
the Almighty Father. May the Lord accept this sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. O Lord, who gained for yourself a people by adoption through the one sacrifice offered once for all, bestow graciously on us, we pray, the gifts of unity and peace in your Church through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God. For we know it belongs to your boundless glory that you came to the aid of mortal beings with your divinity and even fashioned for us a remedy out of mortality itself, that the cause of our downfall might become the means of our salvation through Christ our Lord. Through him, the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga upo, namumula ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana, sana, sa kaitaasan. Sana, sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang nabali rito sa pangalan ng Panginoon. Sana o sana sa kaitaasan. 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 You are indeed holy, O Lord, the font of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, that they may become for us the body and the blood of our Lord Jesus Christ. The time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread. And giving thanks, he broke it and gave it to the disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice. Once more, giving thanks, he gave it to the disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. Amen. Ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer to you, Lord,
the bread of life, and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and the blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity. Together with Francis, our Pope, and Luis Antonio, our Bishop, Broderick, his auxiliary bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Blessed Joseph, her spouse, with the Blessed Apostles, St. Paul, Blessed Timothy Giacardo, Blessed James Alberione, and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen, 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 brothers and sisters, at the Savior's command and formed by divine teaching, we now dare to pray. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may always be free from sin. Be safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you. Look, O Lord, not on our sins, but on the faith of your church,
and grant us the peace and the unity in accordance with your will, you who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us now give to one another the peace of Christ. Peace be with you, Paul. My dear brethren, behold our Lord Jesus Christ, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. For those who cannot receive communion, join us in praying the spiritual communion. Jesus, Master, you assure me, I am the life. Whoever eats my flesh and drinks my blood will have eternal life. In baptism and in the sacrament of reconciliation, you have communicated to me this life of yours. Now you nourish it by making yourself my food. Take my heart. Detach it from the vain things of the world. With all my heart, I love you above all things, because you are infinite good and eternal happiness. Amen. Prayer of Overseas Workers. Saint Michael the Archangel, I am about to leave my family, and the physical and emotional distance affect me. The physical distance means I will be living in a totally different culture where everything will be new. The emotional distance implies that no longer will I be able to embrace my loved ones when I want to. You have done special mission for God, and you did it confidently, trusting that everything will be all right, because our Creator has everything in His hands.
share with me the same faith. Make this travel a part of my mission here on earth. I have to leave for the good of my family and loved ones. I have to leave to do God's will. While I am away from them, protect them from dangers. Let them feel my presence through my letters and calls. Make us a strong family, even though we are far from one another. Saint Michael, through your intercession, may Jesus be the light of the family, and Mary be our mother too. Amen. Let us pray. Complete within us, O Lord, we pray, the healing work of your mercy, and graciously perfect and sustain us, so that in all things we may please you, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. We bow our heads for the blessing. Turn to your people with all their hearts, O Lord, we pray. For you protect even those who go astray. But when they serve you with undivided heart, you sustain them with still greater care. Through Christ our Lord. Amen. I will invite Father Tucci and Father Resti to give the blessing for this very special Mass, the 8th anniversary of Sambuhay TV Apostolate. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Bigyan natin ng masigabong pasasalamat ang Panginoon.